pala kayo mga katay. Welcome back to my Ramon Chaba channel. At syempre, kung bago ka pala sa aking channel, welcome na welcome ka. Lalo na kung mahilig ka sa magayong content at alam mo na makakatulong sa'yo. Huwag ka nang magdalawang isip. Pindutin mo ang subscribe. At syempre, huwag mo rin kakalimutan ang maliit na kalimbang dyan para sa mga bago kong video, isa ka sa makakula. Bueno mga katay, bago lahat, isang magandang papagpalang araw sa inyo. Kailangan, punong-puno tayo ng enerhiya. Ulit-ulitin ko pa ba? Para sa mga bagong vlog natin at sa tutorial natin ay maganda kalalabasan. Kaya, nandito na tayo sa third na part 3 ng ating tutorial. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. Na kung saan ay bubuhin na natin yung pattern na ginawa natin. Kaya, ang panghinihintay nyo, let's go na. Tamahan nyo na ako at ako'y papasok na. Maraming maraming salamat sa inyo. Let's go! 1 hour later. What's up mga katay? At ito na yung pattern na ginawa natin. Kompleto na siya. Meron na siyang front part at meron na siyang back part. Bali ang gagawin natin ngayon, bubuhin natin siya para makita natin yung fitting niya at magkaroon kayo ng idea na pwede pa natin gawing ibang style sa ginawa natin basic. Pwede natin siyang gawing off-shoulder. Pwede natin siyang gawing backless, spaghetti, maraming magagawa style nito na ginawa natin pattern basic. Hindi mo may bibigay yun eh. At after nito, namatayin natin, ipapakita ko sa inyo sa mannequin. Tapos after nun, gagawa na tayo ng new style, new design na nasa utak ko. Ano ka nasisira, ulo? Ito yung gamit niya. Skeblo gagamitin natin materialis. Bali, heart. Puso siya, pusong cutting. Masa 7 piraso. Na makikita natin 'yo kaya samahan niyo ako hanggang sa matapos 'tong video nito para makita niyo yung gagawin nating design na damit. Wow naman. Okay mga katay. Halika na. Huwag na nating marami intro. Tayin na natin 'to. Halika na. Sama na kayo. Bakit kayo mainit? Nakakaloko ka! Sa ulit mga katay, andito na tayo sa mga kailangan natin gagamitin. Juki siya. Makita nyo. Juki. Marami na akong nahawakan ng mga makina, hindi lang juki. Dati, unang natutunan ko, singer. Galing ka rin ba? Di pa jack pa yun. Kaya... mas madali na lang yung dipadjak kaysa totoo si kailangan marunong ka mag-control. Marunong ka mag-control sa makina. So, tatayin natin ito ngayon para mabuo natin at ipakita ko sa inyo. Medyo mahabang proseso ito. Tahihin ko muna, tapos babalga ko kayo. Okay mga katay. Wait lang. A few inches later. So ito na mga katay, gagawa na natin yung front. Natayin na natin, yung back na lang. Ito yung back. Tembak natin. Bo, pagdidikit-dikit ko na yung prod. Balikan ko kayo ha. Wait lang. Para di masyadong mahaba. Later. Okay na to mga katay. Nabuo na siya. Na side to side ko na. Nagawa ko na. So,
paplantsyahin ko to, tapos sasalpa ko sa mannequin para makita natin yung fitting niya. Okay? Mabalikan ko kayo ulit. Meanwhile. So, what's up mga kata? Ito na yung mga ginawa natin pattern. Buo na siya. Ang papansin ninyo yan. Lapit, lapit, lapit. Okay, maya. Mga kasilaw, ano? Yan. Pencil cut siya, pencil cut. Tignan mo yung fitting niya. Ang backless niya, sa likod. Bukas yung likod niyan. Ito na yung pattern natin. Diba? Ayos. Tuturo ko sa inyo, alimbawa, kung paano maging ano yan. Gagawin natin obsolete, backless, mga spaghetti. Wait, wait. Ito na yung ginawa natin mga katay. So, basic to. Nakita mo. Nakita niya, no? Gagawin natin siyang sweetheart. Ngayon, pag gusto nyo gawin yung sweetheart, pwede nyo siyang guhitan na lang na pag ganun. Ito yung center niya, no? Ito center. Kunin nyo siya ng ganyan. Ayan, nakita nyo? Makakatay. Asan ba? Ayan. Sweetheart siya. Kuwitan nyo na lang siya. Ayan. Pero, ito yung ano ba? Ito na yung finish niya. Pero maglalagay kayo ng allowance. Pagdating sa taas. Ngayon, kung gusto nyo mang gawin siyang off-shoulder, ito, kunin nyo itong sweetheart niya. Takay dito. Ayan. Ayan, nakita nyo. Ito, tapyasin nyo lang yan. Kunin nyo yan. Tapos maglagay na lang kayo nandito ng pinaka-strap niya para kapitan siya ng armon. Ngayon dito sa baba, alimbawa, kung gusto nyo ng B-style, kunin nyo itong center. Itong center, ano? Ito center. Nahirapan ako. Ito. Waistline. Ito yung waistline niya. Waistline. Ito. Baba kayo ng 3 inches. Teka, kunin kayo yung measurement. Baba kayo ng 3 inches. 3.5. Ito. Nakita nyo, 3.5. Kasama na yung allowance nyo na, no? Dito yung waistline natin. Ito yung waistline. Baba kayo dito na 1 inches. Pag nakuha nyo na yan, ngayon, pwede nyo siyang guhitan. Kung wala kayong ruler, pwede na itong measurement. Ito. Ngunin nyo ito. Tapos ito. Ganyan ninyo. Yan. Bawang kiss dito again. Ito. B na siya. Ayan. Ngayon, galagay nyo na lang siya ng mga pagkaskas na mga ano, yung balut style. Ayan. Paganyan. Ganun din sa back. Kung gusto nyo, ganun din sa baba. Sa back. Na B. Waistline. Baka yung 3.5. Kagaya rin sa alkuro, sa harapan. 3.5. Tapos, 1 inches. Pabi na siya. Pabi style. B style na yan. Diba? Nakata nyo? Yung harap na front, B. Tapos pwede nyo na lang siyang lagyan ng balloon cutting. Ngayon, dito naman sa, kung gusto nyo siya maging backless,
Punta kayo dito pag ganyan. Guwitan nyo lang to. Pag ganyan, oh. Basta parang architect din kayo kalalabasan nyo. Yan. Tool na to, tool. Tatanggalin nyo na yan. Ito na yung pinakaano nyo. O paano, hanggang dito na lang mga katay. At sana may matutunan kayo. Maraming salamat sa inyo. At saka itong ano, gagawin natin itong sample natin. Itayin nyo lang ako. At ito at least, nagawa na natin yung pattern natin. Basic pattern natin. Kaya, makakabuo na kayo ng damit. Samahan nyo ako, magtatabas ako sa bagong design na gagawin natin. Okay? What's up mga katay? At ngayon, nagawa na natin yung pattern na ginawa natin. Nabuo na natin siya. At nakita nyo kung ano mga design ang na pwede nating i-apply doon sa mga nagawa natin pattern. Diba? Napakarami. Isang pattern lang sa pero marami siyang nagagawa. At ngayon, meron akong naisip na design. Naisip ko na. Naisip pala. Hindi ko alam kung medyo maganda ba siya o okay. Kaya mo ko naman na mag-aprobad. Pero para sa akin, mga katay, okay na yun, maganda na yun. Siyempre ako gumawa eh. Kaya nga, ikaw alam kung magalingan tiyamba mo, malakas eh. Puso siya. Gumawa na ako ng pattern. Naan ko lang. Ito, puso siya. Puso. E butas siya. Ito, panatanda ako yung pattern. Puso. Ito yung gagamitin ko, plastic. Ito yung ginagamit sa mga pang wedding gown na pambap. Ito yung ginagamit namin. Hindi ko malaman kung anong tawag dito eh. Basta ang alam ko lang plastic. Itong piraso na ito. Pero hindi ko siya duktong-duktong. Hindi ko siya pinagduduktong. Bayway-walay siya. Tutupiin ko siya ng ganun. Tupiin ko siya ng ganun. Ganun ang kakalabasan niya. Parang lumpia lang. Dos Marios. Yan. Yan ang nakakalabasan niya. So, bali ang gagamitin ko materials dito. Tool lang. Ito. Sky blue. Yan. Napakaganda ng kulay. At, bali, 3 layer ang gagamitin kong tool. 2 sa ibabaw, isa sa ilalim. Para medyo maganda yung kulay niya. Hindi siya masyadong makulay na sky blue. Kaya, samahan nyo ko para mabuo natin itong damit. At makita nyo rin kung anong kalalabasan ng itsura nito. Kung maganda na. Kung maganda ba o hindi. Kayo na lang bahala umusga. Mag-comment na lang kayo sa baba. Kung okay ba. Para ituro ko sa inyo. Kung ano yung basing cutting na ginawa ko nito. Ayun sa taas na sa taas. Bali ang gagamitin ko, off shoulder na lang. Kasi medyo mabilidi sa amin yung off shoulder eh. Pwede rin na backless. Depende sa akin kung anong gusto ko. Pero ang inaano ko na lang off shoulder. Tapos lalo kung lagyan ko siya ng mga pakpak dito. O paano? Samahan nyo ako. Huwag kayong aalis dyan. Ihanda ako na tumagamit. Samahan nyo ako paano tayo tumabas. Ito pala gagamitin natin yung plastic. Isang rollo. Pero 7 piraso lang ang gagamitin ko. Laks na kayo dyan mga katay ha. Maugay. Sigurado ako, pati kayo yung mga nanonood dyan, nauuga din kayo. Sabayan nyo lang ako, kapag umuga ako, umuga din kayo. Huwag ka na nangatwiran, ha? Tsaga-tsaga lang, mga katay. Pag natutunan nyo to, maraming bagay ito para sa inyo. Ka kayo ha. Medyo mahaba proseso eh.
Yan mga kay, na-ready na natin yung patol. Nailatag na natin. 7 piraso itong plastic. Kaya ngayon, tatawasin na natin. Ito yung ginagamit yung ating machine. Medyo ingat na kayo kapag kayo gumagamit nito. Kasi, isang delikado to, nakakaputo ng daliri. Na-accidente ako dito dati. Ikaw kasi. Yung ginagamit ko dati sa ibang company, sa ibang garment sa Pilipinas, malaki, mataas. Paano? Gawa na, kamakatay. Tingnan mo. Tingnan nyo. Style post mo siya, heart. Ayan. Style heart siya. Kaya, mamaya, papagawa ko na sa ano. Ano ba to? Ayan. Gwapo ko ah. Mamaya, papagawa ko sa Tedor. Tapos, baka bukas, mabuto, ipapakita ko sa inyo yung ano yung kabuuan ng damit para makita nyo kung okay ba yung ginawa akong design. O, kayo nang bahala, commit ko lang. Kahit i-basher nyo ako, walang problema. Basta importante, yung design na nagawa ko, maging successful. Okay? Hanggang dito na lang mga katay, hintayin nyo ulit, papakita ko sa inyo. Ngayon natapos natin yung ginagawa natin na kulay blue. Pinagawa ko na kagad to sa tailor natin. Kasi pwede rin ako manahe. Kaya lang ang trabaho talaga dito, master cutter. Cutter ako. Pero marunong akong manahe. Ako yung nagtuturo sa kanila kung paano yung proseso ng damit, paano mabuo, anong klaseng design. Kaya ngayon, isinala ko na para bukas, makita natin yung kabuuan ng damit. Kung maganda ba, okay. Napuntahan natin, pasyalan natin. Halika. Na kayo. Pasyalan natin siya. Nasa kabilang kwarto. Kasi wala kami. Dito may sarili yung kwarto eh. Sa for cutting lang to. Yung area ko. Yan. May magamit. Yan. Para sa mga cutting lang yan. Ito. Magamit namin. Yung sa tailor, nasa kabilang kwarto. So, puntahan natin, pasyalan natin. Halika. Sama mga kayo. Okay, maya. Mga gamit namin. Masyado magulo. Ayan. Ayan, tailor namin. Ito yung tinapas ko kaganina. Sinisimula nyo na lang gawin 7 piraso. Ayan. Ito yung tailor natin. Bangladesh. Tingnan mo naman, napakagandang lalaka kayo. My friend, you say hello. Hello. Yeah. No comment na po ako dyan. You're very happy, son. My friend, how are you? Kita mo yung mga ginagawa niya, katahi. Palawasi. Yung kulay ng damit niya. Baka mamaya magulat ako, magkapalit sila ng palawasi. Ng materialis eh. Ito pa isa, itong tailor namin. Say hello, Philippines. How are you? Good? Good, isa. I'm a stitching master. Yeah. Ganyan kababait yung mga bata ko. Astigin tayo dito eh.
Paano masabi? Sindaan lang yan. Kaya may kayabangan to. Sige, paano balikan ko yun pag natapos ha? Sana, finish na. Tadya, dito naman yung kwarto ko. Ating machine ko. Okay na. Bye bye. Bukas na lang, makita tayo ulit. Para kapag gubuo ng damit. Okay na. Tomorrow. What's up mga katay? Good morning. Siyempre maaga pa dito ngayon. At maaga ako nagising kasi masigla ako dahil natapos din natin yung ginawa nating sample. Hindi totoo yan. At diba tumabas ako kahapon ng pitong heart. Ano mo naman naalaman? Pinagawa ako sa tailor. Ngayon nakita ko na yung kabuhan. Pero mas maganda na makita nyo rin. Para kayo mismo mo sabi kung maganda ba yung na ginawa akong design. Siyempre ako, palagi ako nakakita ng mga ganong klaseng mga ano, mga design para sa akin, normal na lang. Kaya mas maganda kayo ang makakita at siyempre mag-commit na rin kayo. Kung sa baba, kung okay ba yung ginawa natin para naman nakakapataba ng ating puso at ganahan tayong gumawa ng iba't ibang klaseng design. Di ba mga katay? Kaya huwag kayo magsasawa sa akin na subaybayan nyo ako. At hindi rin naman ako magsasawa sa inyo na bigyan ko yun ng kahit na konting kalaman. At makakatulong sa inyo to, lalo na sa mga mahihilig na mga manahik at gumawa ng mga dress. Kinasaludoan kita. Hey! Na talagang pangkabuhayan natin to kahit nasa pagtanda natin, dala-dala natin to. Napakadaldal ko, no? Tara na. Tara na tayo doon para makita natin yung ano. Excited na rin ba kayo? Mayabang na naman yan. Talik na. Let's go. 12 seconds later. Ayan na. Sasama-sama nyo ako. Punta tayo doon. Huwag kayo maya sa akin. Ano pa paano eh. Wapo pa rin, oh. Peace. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh. Siyempre, pinapasaya ko lang kayo mga atay. Hop. Ito na siya. Siyempre. Kaya bago mo makita yan. Ito na siya. Hop. Dipat ko muna. Camera. Hop. Ito na siya. Mga atay. Ito na yung tinabas natin. Kahapon. Tingnan natin ang kalalabasan niya. Hop. Dahan-dahan lang. Yan yung pitong heart. Na tinabas natin kahapon. Wow! Ginawa ko siyang off-shoulder. Bali, kulang na lang siya ng mga bulaklak. Wala tong lining sa loob. Puro tool lang to. Pero okay lang yan. Kasi tatabo na naman natin ng mga flowers yan sa katawan. Sa body niya. Yan. Pitong pirasong heart. Pero ano siya... hindi mo siya mapapansin na heart siya kasi tinupi ko siya eh. Ayan. Ganyan siya, tinupi ko. Nakita nyo. Ang hirap tayong mawak ng ano eh. Ang camera eh. Dapat nandiyan ako sa harap para ma-explain ko. Pero okay na to. Ayan, diba? Pitong heart siya. Ayan. Pinaghiwa-hiwalay ko siya. Tinupi ko lang siya sa gitna. Hinati ko lang. Ganun din siya sa likod. Yan. Tatabunan ko na lang ng mga flowers yan dito. Medyo, ito kasi yung medyo malakas sabit. Yung off shoulder style. Pero yung mga ibang design na medyo, wala pa kasi kami mga ganong wedding gown. Na wala pa akong ma-order kasi wala pang party rito eh sa Dubai. Wala pang kasalan. Kaya istis muna kami. Magawa kami ng mga sampon, mga ganito klase na. Palagay ko kapag sumayaw ang may-ari na ito, pag umiikot, palagay ko lilipad eh. Parang may pakpak na rin ano. O sana mga katay, nagustuhan nyo ha. At comment kayo sa baba para paano makadagdag ka alam mo di sa akin para
Kung may mga nalalaman kayo mga design, pwede nyo itag sa akin. Okay. Maraming salamat mga katay. Paano mga katay, maraming salamat sa inyo. At this is nakita natin yung kabuuan ng ating ginawa. At bago tayo magpaalam, maraming salamat sa nag-subscribe. At papasalamat sa inyo. At shoutout nga pala sa aking tito Benji Bajaw ng San Mateo, Rizal. At sa aking kaibigan na sa Saudi Arabia, the ma'am, na si Leo Mix TV. Meron po sa YouTube channel, Leo Mix TV, nandito sa baba. At supportahan nyo rin yun. At sa aking pamangkin na si Lael Cartadibo, meron din po siyang YouTube channel. At itlagay ko na lang po dito sa baba. At supportahan nyo rin po sila. At sa... At shoutout ko rin pala kay Aiden Skyler Isguera ng Fairview, Quezon City. Anak, shoutout siya. Pakabait ka lagi. At paano mga katay, hanggang dito na lang. At comment kayo sa baba kung may mga time kayo at bibigyan ko kayo ng time. Maraming salamat sa inyo. Good luck.